Again, good afternoon. So, open nyo yung book nyo on page 151 and our topic for this day is zero and negative exponents. Nakikita na yung whiteboard? Apo, teacher. Apo. So, makinig ulit ha. Dito, may mga ano lang tayong, may mga rules tayong dapat tandaan. So, on page 151, yung sa zero muna tayo, zero, mag-focus muna tayo sa zero exponent. So, any number or mga variable na naka-raise sa zero, isang laging sagot ay 1. Halimbawa, A raised to 0, that is equal to 1. Or n, kahit na number pa yan, halimbawa 10 raised to 0, that is 1. Pero kapag halimbawa 10 A 0, saan lang naka-raise ang 0? Sa A, hindi porket sinabi kong may naka-raise to 0 is always 1. Tignan nyo kung magkasama ba ito. Ayan. Di ba ang number is wala naman siyang exponent. So that is 10. And ang A, siya ang naka-raise sa 0. Kapag naka-raise siya sa 0 or kapag ang exponent niya ay 0, that is 1. So ibig sabihin, i-multiply natin ang 10 kay 1 and that is equal to 10. Halimbawa, maramihan na yan. 2x y raise to 0. So, kung ano lang yung naka-raise to 0, siya lang ang mag-i-equal sa 1. That's why 2x. Tapos, ang y raise to 0 is 1. So, kapag minultiply natin itong 2x sa 1, 2x din ang sagot. Naintindihan ba kung paano yung sa 0 exponent? Magpapalito ha. Kung ano lang yung naka-raise to 0, siya lang ang equal sa 1. How about the negative exponent? So, dito, kapag negative ang exponent, nire-reciprocal natin. Kinukuha natin yung kanyang kabaliktaran. Halimbawa, yung 2, i-raise natin sa negative 2. So, kapag 2, ibig sabihin, ang reverse niya is 1 half. Tama? Pag binaliktad natin yung 2. Kasi ang whole number, meron denominator na 1. Ngayon, yung negative 2 niyan, since nilagay na natin siya sa baba, yung kanyang base, magiging positive 2 na siya. Ayan. O halimbawa naman, fraction siya. Like, for example, 1 over 2 raised to negative 3. So, mapupunta na sa, di ba nasa baba yung may negative na exponent. So, mapupunta na siya sa taas. Since 1 naman ang nasa taas, kapag minultiply natin itong 2 and raised to positive 3 na siya niyan, hindi naman siya magbabago. Kaya ang sagot is 2 raised to 3 or positive 3. And hindi pa yan nakasimplify ha. Pinapakita ko muna sa inyo kung paano yung mangyayari kapag negative yung exponent. Halimbawa naman maramihan sila. A raised to negative 2. B raised to negative 3. Teacher, teacher. Yes. May emergency lang po. Alis lang muna po ako saglit, teacher. Ah, sige na. Sige po. Thank you po, teacher. Oo. And C, halimbawa lang maramihan na, D raised to 2. And yung sa kabila, E raised to negative 3, F. So, since hindi ko naman tinuro sa inyo yung mga positive exponent, negative muna ang gagalawin, kasi kapag positive, hindi yan mapapalitan. Hindi yan mapupunta sa taas or baba. Ang gagalawin lang yung mga may negative exponent, so dito sa taas, meron tayong A raised to negative 2, and B raised to negative 3. So, since nasa taas sila, lilipat sila niyan dito sa baba. And, anong sabi ko? Kung negative ang exponent, syempre kapag binaba mo na siya or tinaas mo na, magiging positive na yung kanyang exponent. Ayan. At ang natira dito sa taas is C and D squared. Tapos, yung sa baba, E raised to negative 3, nasa baba siya, negative ang exponent, kaya dadalhin natin siya sa taas. Magiging E raised to positive 3 na siya niyan. And yung F, since positive siya, magre-remain siya sa baba. Nakuha ba kung paano ang gagawin kapag negative yung exponent? Nakuha ba? Kung nasa taas siya, dadalhin sa baba. Kung nasa baba siya, dadalhin sa taas.
Kung whole number siya, magkakaroon siya ng numerator na 1. Kung fraction siya, mawawala na yung kanyang numerator. Pero, depende yon. Kung 1 siya, okay lang na hindi na natin ilagay sa taas yung 1. Kasi 1 times 2 raised to 3 is still 2 raised to 3. Pero kung mga like ito, hindi 1 yung kanyang numerator or denominator, ayan ang gagawin. Okay? Nagets? Next, meron yung pa yung mga pa sa anak. Sige, okay lang. Yan po, teacher. Alin dito? Yan po. Lahat? Hindi po, teacher. Yung po nasa baba ng teacher. Ah, nasa baba. So, kasi yung given natin dito is A raised to negative 2, B raised to negative 3, C, D raised to 2, over E raised to 3, negative 3, and F. Ngayon, since ang pinag-uusapan natin ay negative exponents, kapag kasi negative ang exponent natin, kailangan kung nasa taas siya, pupunta siya sa baba. Kung nasa baba siya, pupunta siya sa taas. Okay? So, halimbawa itong A raised to negative 2, nasa taas siya. And negative ang kanyang exponent. So, kung nasa taas siya, dadalhin siya sa baba. Kaya napunta siya dito sa baba. And kung negative yung exponent niya, pag nilipat mo na, magiging positive na yung exponent niya. Kaya yan ay naging A raised to 2. And another one is yung sa B raised to negative 3. Nasa taas siya, binaba, and naging positive na yung kanyang exponent. Kaya naging B raised to positive 3. And then, itong C and D squared is positive naman, kaya hindi na natin sila tatanggalin dito sa taas. Kaya nag-remain as C, D squared. And dito sa baba, meron tayong E raised to negative 3. So, nasa baba siya. Kaya dinala natin siya sa taas. Naging E raised to positive 3. And ang natira dito is yung F. Kaya ito yung F. Okay? Naintindihan na? Sir, pag negative lang po, ililipat pa? Yes, kapag negative lang. Paano naman dito sa rules ng mga or mga laws dito kapag maramihan ng variable? Dito, may mga ibang, ano pa, ibang law. So, kapag non-zero real number. So, for example, meron tayong x raised to m and x raised to n. So, dito, same yung kanilang base. Ang base, ito yon yung nasa baba. Ano yung kanilang base? X. So, kapag same ang base, ang gagawin lang is ipag-a-add yung kanilang exponent, which is itong m and n. So, letter pa lang yung nire-represent. Ha? So, x yung base. At pag pareho ang base, ipag-a-add lang yung kanilang exponent. So, m plus n. Mamaya, gagawin natin mga numbers yan. Kapag malinaw na sa inyo yung laws. And next, kapag naman sa division, same base din, pero division naman, x raised to m divided by x raised to n. So, sa multiplication, itong nauna, pag-a-add yung exponent. Pero sa division, pag-subtract yung kanilang exponent. So, same yung base. Ang base nila ay x. And ang exponent, pag-subtract, so m minus n. Okay? Next, paano naman kapag may exponent, ang base, tapos, ayan, x raised to m, and then, multiply pa natin siya sa another exponent. So, kapag ganyan, pag-multiply mo lang yung exponent, which is m times n. Malinaw? Another one. Kapag naman, dalawa yung base, which is x and y, and then, parenthesis, meron siyang exponent na m. So, ibig sabihin niyan, every base, ito, yung x at saka y, magkakaroon ng exponent na m. Magiging, parang dinistribute mo lang yung exponent. Magiging x raised to m, y raised to m. Dinistribute lang yung exponent. Another one, division. X divided by y. Kung kanina ito, multiplication, and then raised to m, ganun din ang mangyayari. Pero i-divide lang. So, x raised to m, divided by y raised to m. Okay? Oh, hindi ko to tatanggalin. Ililipat ko lang itong ano natin. Yan. So, magbibigay ako ng example dyan sa book. Meron tayo, since malinaw na sa inyo itong zero exponent and negative exponent,
dito naman tayo magbibigay ng mga numbers. So, halimbawa, ang first example natin ay x raised to 3 and x raised to 2. So, anong gagawin? Tignan nyo muna yung mga base. Same ba yung kanilang base? Yes or no? Same po. Same. So, ikakopy yung base. Ano kaya ang gagawin, Paul? Ano kaya ang gagawin sa exponent? Kung same yung base. Tingin kayo dito sa mga law. Ito yung first, ito yung second, third, fourth, fifth. Ayan. Alin kaya yung law? First law, second law, third law, fourth law, fifth law. First po. First. So, anong first ginawa niya? Po. Anong ginawa niya sa exponent? Pinagsama ba? Po. Magiging 32 ba? Pinag-plus. Pinag-plus. So, magiging 3 plus 2. And 3 plus 2? Ilan? 3 plus 2? 5. The final answer is x raised to positive 5. Okay? Maliwanag ba yan? Opo. O, paano naman kapag ganito? X raised to negative 3 and x raised to 2. O, same pa rin ang gagamitin yung first law, pero mag-iiba yung ating, may i-apply tayong another law. So, di ba, ikakopy yung base and negative 3 plus 2. So, i-minus kasi different sign. And susundin yung sign na may pinakamalaking number. At ang negative may pinakamalaking number is negative. So, ibig sabihin, x raised to negative 1. Pero, dito papasok yung sa negative exponent. Na kung saan kapag negative ang iyong exponent, mapupunta siya sa baba. So, magkakaroon ng 1 na numerator. So, okay lang din na wag na nating ilagay yung 1 na exponent doon. Kasi di ba automatic na kapag wala yung exponent, automatic na meron siyang invisible na 1 as exponent. Okay? Wait lang, i-mute ko, maingay. Ayan. May, ano, dumating kasing kapatid ko kaya maingay. So, ang magiging final answer natin ay 1 over x. Kahit wala na yung exponent na 1 doon sa x. Okay? Naintindihan? Teacher, okay. Pwede pa kayo ulit po ng konti. Ulit. Same yung base. Copy natin yung base. And then yung mga exponent nila, we have negative 3 and positive 2. So since i-apply natin itong first law, pag-a-add natin yung kanilang exponent. And nung pinag-add natin ng negative 3 and positive 2, meron silang different sign. So, ibig sabihin, kapag different ang sign, ipagsusubtract. So, 3 minus 2, that will give you 1. And ang sign ng may malaking number, si negative 3, kaya negative si 1. So, nung negative ang exponent natin, dapat kuhanin natin yung reciprocal. So, kung x is raised to negative 1 siya, magiging 1 over x raised to 1. Nakuha kung paano naging 1 over x. Nakuha kung paano naging 1 over x. O halimbawa, hindi naman 1. Sige, para hindi kayo malito. X raised to negative 16. Ayang nasa book. And x raised to 3. Pinagbaliktad ko lang. So, since same ang base, copy mo lang. And pag-add mo yung kanilang exponent. We have negative 16 plus 3. So, magkaiba yung sign kasi negative si 16, positive si 3. Ang gagawin ay ipag-minus. So, 16 minus 3? Negative 13. 13. And yung sign ng may malaking number is negative. Kaya, negative 13. So, since nandito sa taas, di ba, titignan mo whole number siya. Automatic meron siyang denominator na 1. So, kapag pinagbaliktad mo yan, magpupunta sa taas yung 1 and mapupunta sa baba yung x raised to, imbis na negative 13, magiging positive 13 na siya. Kaya ang final answer is 1 over x raised to 13 or positive 13. Maliwanag? Maliwanag na yung sa
first law? Opo. Another example, so ano naman tayo, mag-proceed tayo sa second law. So yung Z raised to 14 over Z raised to 7. So mga positive muna. Ayan. Anong gagawin? Same yung base, tama? Tama ba? Same yung base? Opo. Oh, same silang Z. And anong gagawin sa kanilang exponent? Ipag? Ma-minus. Ma-minus. So, magiging 14 minus 7. And 14 minus 7 is equal to? 7. 7. So, final answer na ba ito? Z raised to 7? Opo. Yes. O, paano naman kapag ganito? Z raised to 14 over Z raised to 21. Ayan. So, magiging Z yung kanilang base. And pagma-minus natin yung kanilang exponent. So, 14 minus 21. And since different sign, magiging subtraction. So, 14 minus, ay, 12, 21 minus 14, that will give you ilan? 7. And follow the sign of the bigger numbers, that is negative. Kasi 21 is negative. So, kapag negative ang exponent, automatic na meron siyang denominator na 1. Imagine nyo na whole number yung Z. So, magiging Z, tapos negative 7, magiging positive 7 na siya. Kaya, ang final answer is 1 over Z raised to 7. Clear? Clear? Opo. Next, sa third law. Dito sa third law, may exponent yung base and naka-raise pa siya sa another exponent. Halimbawa, meron tayong y raised to 2 and then meron siya exponent, another exponent na 3. Anong gagawin sa exponent? Yung exponent yung sinosolve natin. Anong gagawin pag? Pagsasama po. Pagsasama ba? Magiging 2, 3, 23? Teacher. Yes. Bakit po dun sa 14 minus 7 po, hindi po negative yung Z, yung dito, 7 dito? Teacher? Opo. Kasi ang sign ng may malaking number, di ba 14 ang may malaking number? Ang sign niya ay positive. Pero dito, ang sign ng may malaking number dito, oh, ayun, ang sign niya ay negative. Kasi 14, magtanggal ka ng 21. So, nag-borrow siya. Kaya naging negative. Pero ang 14, magtanggal ka lang ng 7, may natira pa. Kaya positive. Okay? Okay pa. Next, dito, ipag-multiply natin yung 6 pa. Oo. Exponent 2 and 3, so magiging 6. Pero, kapag pinalitan ko yan, halimbawa, y raised to 2, and then times negative 3, magiging y. And sa multiplication, pag different sign, magiging negative. So, negative 6 siya. Hindi pa yung final answer kasi negative ang exponent. Magiging 1 over y raised to 6. Nakuha? Nakuha yan? Opo. O, next. Mag-proceed tayo sa fourth law and fifth law. Raise ko lang ito. Yan. So, dito, sa ating fourth law, may mga, kahit ilan pa yung mga base, kung naka-raise siya, ayan, dun sa exponent, kailangan i-distribute natin yung ating exponent dun sa mga nasa loob ng parenthesis. Halimbawa, meron tayong x, y squared z raised to 2. So, i-distribute natin yung ating exponent. Magiging x raised to 2. And then, dito sa y, meron siyang 2. And i-distribute natin si 2. Diba yung multiply natin? So, magiging 2 times 2. That is equal to 4. And yung z, wala siyang exponent, automatic 1 yan, 1 times 2, or copy lang yung exponent doon. Kaya ang final answer is x squared, y raised to 4, z squared. Maliwanag? Maliwanag ba yan?
Apa. Okay. Another, dito naman sa, ano, division. Wait lang. Yan. So, halimbawa, x raised to 3, y, and then z raised to 2. Tapos, naka-raise siya sa 2. So, ganun din, magiging, yung x, meron siya exponent na 3, imumultiply lang siya dito sa 2, magiging x raised to 6. And yung y, wala siyang exponent. So, since meron exponent na 2 dito, so ilalagay mo lang 2. And then yung z, meron siyang 2, and i-distribute mo ulit yung 2, pag minultiply, equals 4. At ang final answer ay, x raised to 6, y raised to 2, z raised to 4. Okay? Paano naman kapag may mga magkakapareho sa loob ng parenthesis? Like for example, x raised to 4, y squared, tapos dito, x and y raised to 3. Example lang to. Times 2. Or wait, palitan natin itong para mas, hindi siya mas mataas. Ayan. Halimbawa 2. Erase ko lang. So, i-distribute mo na yung sa exponent sa labas. Magiging x, tapos may 4 siya, sa times natin sa labas, which is 2. So, 4 times 2 equals 8. And yung y, may 2 times 2 equals 4. And then, eto x, merong exponent sa labas, which is 2. Magiging x raised to 2. And then yung y raised to 2. Magkakaroon ng another 2. So, 2 times 2 is 4. So, magiging y raised to 4. And diba, papasok na naman dito, kung in-apply, kanina in-apply natin yung sa fifth law. Ngayon, since may magkakaparehong base, papasok dito yung ating law, ito, number 2. Na kung saan i-minus natin yung kanilang exponent. Or, kapag may nakita na kayo, nakagaya nito, yung sa y raised to 4 and over y raised to 4, diba sa division, any number na pag dinivide mo sa sarili niya, ang answer ay 1. Okay? So, magiging 1 na ito. And yung x, magiging, ima-minus natin yung 8, yung exponent nila, 8 at saka 2. 8 minus 2 equals 6. So, since ang y raised to 4 minus 4 is 0, magiging y is, diba kung hindi mo ginawang 1 ito, magiging 4 minus 4. And 4 minus 4 is equal to 0. Any number na naka-raise sa 0, ang sagot ay 1. Kaya, okay lang na ginawa mo na siya kaagad ng 1. And x raised to 6 times 1, the answer is also x raised to 6. Okay? Naintindihan ba to? Opo. May bibigay pa. Teacher, pwedeng pakiulit po yung ano? Alin? Yung last one example. Ito? Opo. Ayan. So, una, di ba meron tayong exponent dito. Ang gagawin is, i-distribute siya. So, x raised to 4 times 2. Kaya ito ay x raised to 8. And yung y squared raised to 2. Kaya naging y raised to 4 kasi 2 times 2. Ito yun. Dito sa baba, x, wala siyang exponent. I-copy mo lang yung nasa labas, which is 2. Kaya x raised to 2. And yung y squared, and may exponent ulit sa labas. So, 2 times 2, kaya naging y raised to 4. So, papasok dito yung sa law number 2, which is, i-minus natin yung kanilang exponent kapag same yung base. So, may magkaparehong base dito, yung x raised to 8 at x raised to 2. So, i-minus, 8 minus 2, kaya yan ay naging 6. Ito yun. And, dito naman sa y, pareho sila ng exponent. Diba kapag minus natin yan, 4 minus 4, that will give you 0. So, any number or variable na naka-raise sa 0, that is equal to 1. Kaya ito ay 1. And x raised to 6 times 1 is also x raised to 6. Ito ang answer. Okay? Clear ba yan?
Clear? O, next. Meron pa. Paano naman kapag parang ano lang siya? Parang ito, another example. Halimbawa, A raised to 5. B squared C over A raised to 6. B C raised to 3. So, parang ano lang to? Kung saan yung may mas malaking exponent, doon mo ilalagay yung iyong answer. So, halimbawa, yung A, asan dyan ang mas malaking exponent? Nasa baba. Tama? Kasi 6. Ito, mas malaki yung 6. So, ibig sabihin, doon mo ilagay yung answer mo. And, ima-minus mo sila yung exponent nila, 6 minus 5, A, 1 na lang siya. Or, A mo na lang. Huwag mo na ilagay yung exponent na 1. Sabi naman, asan dyan ang mas malaki? Diba, 2 at saka 1, mas malaki yung 2. So, sa taas siya, kaya taas mo ilalagay yung answer. So, 2 minus 1, 1 na lang. Huwag mo nang lagyan ng exponent na 1. Dito naman, see, 1 ito, yung sa taas, 3 yung nasa baba. So, mas malaki yung nasa baba, kaya sa baba mo isulat yung answer. So, 3 minus 1 is 2. Ang answer mo niyan ay B over AC squared. Paano naman kapag ginamit mo yung tinuro ko sa'yo na mag-minus? So, pwede rin yon. Ang ginawa ko lang ngayon, yung tinuro ko sa inyo is shortcut na kapag kung nasaan yung may malaking number, doon mo ilagay yung answer mo para hindi ka na mag palit-palit mamaya. So, halimbawa, tinuro ko sa'yo yung kanina. A, eto, 5 minus 6. Di ba pag 5 minus 6, negative 1? Tama? Tapos yung B, 2 minus 1 is B. Tama? 3 tuloy. C, 1 minus 3 is negative 2. So, dito, gagamit ka pa ng negative exponent, yung law doon. So, since ito, negative, dadalhin mo siya sa baba. Ito, negative, dadalhin mo siya sa baba. At yung natira sa taas, yung B. O, pareho lang ba sila? Opo. Ayan. Opo. So, mas maganda na, tandaan nyo na lang, kung nasaan yung exponent ng may malaki, or nasaan yung mas malaking exponent, doon mo ilalagay yung answer mo. Para hindi mo nagamitin tong negative exponent na law or rule. Okay? Clear ba sa inyo ito? Any question? May question pa dito? O, sige. Nagugulo lang po na konti. Saan na? O, i-review ko yung binigay kong mga rules sa inyo. Sa zero, any number na or variable na naka-raise sa zero, anong sagot? 1. Kapag naman negative, halimbawa, nasa taas siya, saan mo dadalhin kapag negative yung exponent? Sa baba pa. Sa baba. Kapag nasa baba siya, dadalhin mo siya sa taas. Ngayon, taas. Oo, kapag same yung base, anong gagawin mo sa exponent? Kapag multiplication, ipag-add. Pero sa division, kapag same yung kanilang base, ano gagawin mo sa kanilang exponent? Minus pa. Minus. Pero sa, ano, yung parang exponent na siya, tapos ni-raise mo pa siya, or minultiply mo pa siya sa another exponent, gagawin mo lang is simply to multiply their exponent. So, magiging x raised to m times n. Kapag naman maramihang base, tapos naka-raise sila sa isang exponent, so, i-distribute mo yung exponent. Kaya ito ay naging, ayan, yung x, y raised to m, naging x raised to m, and y raised to m. And, yung sa last na binura ko, yung sa division, and naka-raise sila sa exponent, so i-distribute mo lang din, and then divide. And last one, yung sa division, kung nasaan, kung magkakapareho yung kanilang variable, kung, or yung base, kung nasaan yung may malaking exponent, doon mo ilagay yung answer. Kung halimbawa, nasa taas, ito yung B nasa taas, sa taas natin nilagay yung answer. Halimbawa, itong A raised to 6, mas malaki yung exponent niya kasi 6 kaysa sa 5. Sa baba natin nilagay yung kanyang answer. And yung C, 3 yung nasa baba, 1 yung nasa taas, so mas malaki yung nasa baba, kaya sa baba natin sinulat yung answer, which is C raised to 2. Naguguluhan pa?
Sino yung naguguluhan na kanina? O, naguguluhan pa ngayon? Yung kanina? Sino yung naguguluhan kanina? Okay na ba? Okay na? O, tumatawa ka na naman, Wesley. Okay na ano, po. Ano na naman ang nakakatawa, Wesley? Teacher, nagigets ko po. Nagigets ko po kaya po. Ah, kaya ka tumatawa? Ganon. Ah, dapat pala lagi kita nakikita tumatawa para malaman ko kung nagets mo yung discussion nun eh.